Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. King of Wands. Confident. At the bottom of the deck, we have here the Eight of Swords in reverse. So, malaya ka nang ma-pursue yung goal mo, ambition mo. Meron ka mga plans, meron ka mga, parang, mga nakasketch na ng mga plano, mga ganyan, or vision mo, or meron ka ng mga plano sa buhay eh. Meron ka mga goals, ambition, mga ganyan. Kung dati restricted ka na magawa yan, na ma-pursue yan, or na makamit yan, ma-achieve yan. Ngayon, ayun, malaya ka na, no? Or hindi mo na nirestrict yung sarili mo kung nirestrict mo yung sarili mo. Or else, ay kung restricted ka or may nagkocontrol sa'yo, may nagbabawal, ngayon, hindi na. Wala na. Okay. Na, ano ka na eh, malaya ka na, no? Magagawa mo na yung gusto mong gawin. You are motivated, driven, well, it's the bottom of the deck lang yun. You're creative with the color green here and orange. And with the dragons, na parang fiery ka. Talagang you have that full drive to achieve your goals, to take action towards your goal. Kahit na possible mo travel around the world or to meet someone na malayo sa iyo or pwedeng achieve mo yung worldwide success kasi merong globe, no? Or to travel, gusto mo mag-travel or kung ano man tong goals mo, okay? Ano, sabi ko ng confident, attractive ka, charming, and may focus ka, no? And katulad ng cat, di ba? May focus yung cat, determined sa gusto niyo makuha. So, ganun ka. Di ba yung mga cat, mga ano yan, mga flexible. So, flexible ka. Determinado ka na makuha yung gusto mo, na ma-achieve mo yung gusto mo. You're driven. Yun yung sabi ko na. Leader type. So, ibig sabihin ng leader type dyan sa King of Wands energy, pursigido ka. No? Biba. No? Kaya mo mag-lead. Yung independent ka na klase ng tao. Yung ganyan, hindi ka nakarely sa iba. So, yun. You know how to lead. You know where to go. How to direct your life. Ganun. Leo, and ano ba yung isa? Leo and ano yan? Libra, Gemini, Aquarius. Air sign ko. Bakit ano yung goal mo? Ano yung goal mo dito? Two of Swords. Two of Swords. Well, it's in reverse. Two of Swords in reverse. Ang or kung upright man to. Ang ma-hit mo yung target mo, guys. Yan yung goal mo. Kahit na parang hindi ganun ka-clear sa'yo kung ano yung papupuntahan mo. Kasi paano siya eh? Pahalang, okay, hindi ko alam kung reverse pa, kung upright. Nakita nyo naman ito, bagsak. Pahalang. Upright ba to yung two of swords dito? Oh, palang ano? Bak palang talaga the moon. Palang. So so I'll take this upright na lang. Kasi palang eh, no? Ano naman ako eh? Pag palang upright na lang. So ayun, no? Na ma-hit mo yung target mo. Kahit na parang hindi mo nakikita, kahit na parang
hindi ganun ka clear, no? Or hindi ganun ka klaro, or hindi clear sa iyo kung ano yung mangyayari, kung mahihit mo nga ba yung target mo or hindi. Kumbaga, talagang mati-take ka ng action kapag sa palaran ka. Mm. Kahit na hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Kung mabubulsay mo ba, mahihit mo ba yung target mo. So, parang doon na din yung pag-re-risk. Yung, you're taking a leap of faith, yung ganyan, no? Dito sa card na to. Na, kumbaga, pakiramdam mo lang yung ano eh, yung guide mo eh, pakiramdam mo. Yung pakiramdam mo and yung, yeah, malakas yung pakiramdam mo. Yung pakiramdam mo, yung gut instinct, yung senses mo ang ginagamit mo. Para magtagumpay ka, nakikiramdam ka, ganun ka na lang. Yung ganun, nakikiramdam ka na lang. And possibly or intuitive kasi merong word dito na itim, no? Parang, ano bang klase ng ibon to? Yun yung nakukuha ko dito, intuitive ka, malakas yung senses mo, malakas yung pakiramdam mo. And yan yung ginagamit mo para mabullseye mo yung target mo, makuha mo yung target mo. Kahit na hindi pa ganun ka-clear sa'yo kung parang alam mo, mararamdaman mo, malakas yung pakiramdam mo na mabullseye mo siya, na makukuha mo, na ma-hit mo yung target mo. So yan. Ano ba yan? Ano yung target mo niya? Ano yung target mo? Ano ba yung gusto mo ma-hit? Ano yung gusto mo ma-hit? Uy. Ay, the lovers. Ay, yung target. Okay. Lovers, yung taong mahal mo pala. Yung taong. Yung mahal mo na person. Yun yung tinatarget mo. No? Tinatargetin. Ayun o, ay wow, yung buntot na nilalarang pusa. Oh. So, possible mahilig sa pusa yung person mo or ikaw mahilig sa pusa or both of you. ayun o, na magsama na kayong dalawa, no? Buo na kayong dalawa. Kung nakita niyo yung buntot na nilalarang pusa, no? Parang yun o, nagbubuo siya ng heart. Yung nagiging heart, yung dulo ng buntot nila. Ayun o, na ibig sabihin na yung magsama kayong dalawa, yung ganyan, na para bang magsumpaan kayo na hindi kayo maghiwalay, no, forever, na wagas yung pagmamahalan nyo. Yung meron yan nung sinaunang panahon, guys. May story niyan. Actually, lola namin eh. Lola namin. Yung boyfriend niya, nagsumpaan silang dalawa na hindi sila maghihiwalay. Malungkot nga yung storya nila yun. Pero patay na yun. Siyempo hapon pa yung nangyari yung mga yun. Nagsumpaan sila. Yung nag-ano talaga sila, yung nag-last-last. Eh, hindi naman nag-last-last. Hindi pala last-last. Yung dito lang ata yun. Nagsugat sila sa kamay nila. No, and then pinatulo sa baso yung dugo, dalawa sila ng boyfriend niya. Sundalo yung boyfriend niya. And then isumpaan sila na hindi sila maghihiwalay habang buhay. Ng ganun. Na sila yung magsasama habang buhay, ganun. Magjowa pa lang sila ng dalawa. Hindi pa sila mag-asawa. And then iniinom nila yung dugo nila na pinaghalo. Pinaghalo nila yung dugo nilang dalawa eh. Parang tanda ng sumpaan nila na hindi sila maghihiwalay. Tapos ininom nila, no? Saluhan nila yung dugo nila. Totoo yun, guys, na story. Yung anak nila naging doktora sa Amerika. Pero ano nangyari? Ni-rape yung lola namin. Lola, medyo malayo na. Tiyahin ng lola ko talaga. Yun yung story niya. Yung love story niya. Ni-rape siya ng negosyante ba yung nag-rape sa kanya? Oo, na taga Mindanao yun.
Si Juan yung pangalan nung nag-rape sa kanya. Yung boyfriend niya si Pedro, na sundalo. Na-rape siya ni Juan. Totoo yan. Nagsumpaan pa naman sila ni Pedro na hindi siya mag-iwalay. Kaso lang, na-rape siya ni Juan. Hanggang siya nabuntis siya. Eh, siyempre, sundalo. Maalis yan. May mission yun sila. Si Pedro na yun. Pag wala ata yung si Pedro, nirrape siya or nirrape siya ni ano ni Juan. Hanggang sa nabuntis siya, naiya na siya kay ano kay Pedro nung bumalik si Pedro kasi nabuntis siya. Pero panagutan sana ni Pedro yung dinadala niya kahit na anak ng iba dahil alam niya ginahasa lang yung lola namin. Pero ayaw niya talaga kasi nahiya siya eh. Actually, hindi niya naman kasalanan no? Kasi na-rape lang siya eh. Tapos hindi na siya nag-asawa. Gusto ni Juan talaga na, gusto ni Juan asawahin siya pero ayaw niya talaga. Ang nangyari, nagpakamatay na lang si Pedro. Namatay ata sa giro, nagpakamatay talaga guys. Hindi niya matanggap. Tapos yung lola namin, hindi talaga nag-asawa kahit kailan. Hindi din siya nagsama kay, hindi siya sumama kay, ano, kay Juan. Tapos si Juan naman, hindi din siya nag-asawa hanggang sa pagtanda niya. Ganun. So, possible na ganun ka pagdating sa person mo. Parang ganun kwento. Na siya yung target mo eh. Na makapili niyo isa't isa. Parang nagsumpaan kayo na hindi talaga kayo maghiwalay. Na gusto mong magsumpaan kayo. Yung makasama mo siya, yung maging partner mo siya. Yung ganun na magkaroon ng union sa inyong dalawa na matibay na union na hindi kayo maghiwalay, na parang nagsumpaan kayo. Yung gano'n, na naglumalagablab yung pagmamahalan niyo sa isa't isa. Kaya naisip ko yung storya ng lola namin yun. Sa card na to. Yeah. Pasensya na. At medyo mahirap ako mag... mahirap pag ano, mag... kukwento. Charot. Tingnan natin ang... Pagkata ka! Labas na nga. And... Lover's card. Energy ng person mo. Energy ng person mo. The hangman. Stopped. Or walang action from this person. Parang siyang nakapadlock, nakatali. Wala siyang magawa. Hindi siya makapag-date ng action. Yung ganyan. Hanggang sa wala na lang siyang gagawin. Tulugan. Maybe tulugan ang connection nyo. Pero, itong person na to, may sisimulan to na seryoso siya. Kasi gusto niya ng growth eh. Willing siyang mag-effort. To put an effort. Hard work kasi pentacle to eh. Gusto niyo mag-grow yun, yung sisimulan niya, kung ano man to. Pero right now, parang stuck po. Kung may susi ka, hindi makakuha lahat ng person. Stuck to person mo or parang hindi pwede. Hindi siya pwede nga makatakas. Hindi siya pwede. Parang nakapadlock, no? Yung gano'n na nakatali, yung ganyan. Or... pwedeng in a relationship to or pinagbabawalan or may bawal, pinagbabawalan. Talagang hindi sa siya yung may gusto pero ano talaga eh, parang nakatali na siya or gusto niya man na mag-take ng action ay hindi pwede. Dahil nakatali siya. Yung ganun. Pero may sisimulan to guys na gusto niya ng growth. Kung ano man itong gusto nyo simulan.
Taurus, Virgo, Capricorn, and Pisces. Pag-immature pa to. Yung simulan niya ay parang wala pa siyang experience. Ano man yan. Hindi pa siya ganun kabihasa doon. Wala pa siyang experience. And willing siya mag-grow. Ano man yan. Sa career ba yan? Gusto niya magsimula? Na gusto niya ng growth? Career? Yeah, sa career. Six of Wands. Gusto niya magtagumpay sa career niya. Siguro sa pangarap sa buhay. Gusto niya mag-grow yung career niya. Yung finances niya. Yung kinikita niya. Ganun. Gusto niya magtagumpay sa career niya. Na umabong. Umunlad siya. No? Na umaman siya. Na maging successful siya. Maging triumphant siya sa career niya. Sa career niya. Ano yung feeling sa'yo ng person mo? Four of Pentacles? Ay, possessive. Naturally possessive. He or she wants to own it. Sa kanya ka lang daw. Oh my gosh. Oh my gosh. Baby, I just wanna let it in. Okay, Nine of Cups. The bottom of the deck, we have here the Nine of Cups. Ikaw yung wish niya, gusto kanya. Mahapa sa kanya, ikaw yung winning wish niya. Ikaw yung dinidesire ng puso niya na magiging komportable na siya pag matupad yung wish niya yun, which is you, ikaw yung wish niya. Mahapa sa kanya. Possessive siya sa'yo. Para bang sinasabi niya, akin ka lang. Sa akin ka lang. Para ka lang sa akin. Ganun. Para ka lang sa akin. Para bang, nagsiselos pati to guys. Madaling magselos to. Pag magganyan. Kasi possessive eh. Para bang greedy siya sa'yo pagdating sa'yo. Feeling siya to sa'yo ha. So parang greedy siya pagdating sa'yo na ayaw ko niya i-share sa iba. Of course. Mahal niya niya. Mahal ka niya eh. Ayaw niya nga makipagrelasyon ko sa iba. Ayaw niya makipag-connect sa iba. Ayaw niya, nagsiselos to. Matindi yung selos niya, emosyon niya pagka makipag-relasyon ka sa iba. Or pagka matunugan niya na may karelasyon ka. Magagalit yan. Mga ganong energy. Yeah. Para bang gusto niya i-secure na sa kanya ka lang. Ano ang feelings mo dyan sa person mo na yan? Six of Swords in reverse. Ay, Six of Swords. Tingnan ko ah. Ay, labo ng camera ko. Tingnan ko ah dito. Six of Swords in reverse. Gusto mong bumalik sa person mo. Yun yung dinidesire mo eh. Ang bumalik sa person mo. Eight of Pentacles. And, see? Ang i-continuous, no? Or ang mag-continue ang inyong sinimulan dati. Yung sinimulan nyo dati, gusto mo mag-continue yun. Magpatuloy. Na, yung may effort kayo sa isa't isa. You put a hard work effort. Yung para bang i-try niyo yung para bang mag-experiment kayo together. Yung ganyan. Possible to try new things together. No? Parang ganyan. Gusto mo bumalik sa person mo and then mag-continue na yung ano, yung sinimula nyo dati, mag-continue na yung pag-e-effort nyo sa isa't isa, yung katulad ng communication, yung relationship nyo na may effort na, may nagpuput na ng hard work, yung ganyan na, may
na kumbaga magpatuloy, yun yung gusto mo eh, magtuloy-tuloy, no? Yung continuous yung pag-effort mo sa isa't isa, yung ganyan. Willing ka na mag-effort sa person mo, willing ka na nga bumalik sa person mo at mag-effort. And, ano yun, natural yun na willing talaga yung puso mo, hindi na pinipilit mo lang yung sarili mo. You're willing to do an effort and mag-effort sa person na yan. Yan yun. Ano ang gusto mangyari ng person sa inyong dalawa? Oops, I said it again. Sana of Pentacles. No doubt. Gusto ka niya makapiling, mapangasawa. Queen of Cups at the bottom of the deck. So, yeah, mukhang buntis pa to sa picture. Gusto niya mga makabuo kayo ng anak. O magkaanak kayo. Ang bumuo kayo ng pamilya. Yeah, gusto niya magkaanak kayo. Parang gusto niya ng anak tatlo. Gusto ng asawa mo to. Ng person mo na yung magiging anak niya tatlo. Oh. And kung mahilig to sa pusa, sa as yung person mo. Pero gusto niya din magka-baby. Mahilig sa pusa. Oh. Mahilig din sa isda. gusto niyang mapangasawa ka, in short. Yung mamuhay kayo ng masagana. Na puno kayo ng pagmamahalan. Na understanding kayo sa isa't isa. Na mahal naman yung isa't isa. Na attached talaga kayo emotional sa isa't isa. Na sweet kayo sa isa't isa. As you see sa picture. Na puno talaga kayo ng pagmamahalan. Na masayang-masaya kayong magkasama. Kasama na magiging anak ninyo. Na napaka-positive ng buhay ninyo. Positive, prosperous, blissful, and healthy, a happy family, a wealthy family. Ten of Pentacles. Yan. Yan. Gusto niya yung mamuhay ka ng prosperous din. Baka yung kompleto na. Lahat na nandyan. Yung magkaroon ka ng mga properties din. Ganyan. Buy lupa. Ganyan. And yung masagana yung buhay ninyo. Ano ba ang gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? King of Wands. So that, Three of Wands. Oh, inaantay mo, meron kang inaantay na parang nagmamanifesto, no? Pero may inaantay. So see, para bang may minamanifest ka, may pinaplano ka na inaantay mo na. Ma-actionan mo na, makapag-take ka na ng action. Inantay mo yung panahon na yan eh. Na kung kailan tamang panahon na para mag-take ng action na siguraduhin mo mag-succeed ka. Kaya nga nag-antay ka eh. Bakit ka nag-antay? May pag-antay dyan eh. Pero gusto mo mag-succeed. Ano man yun? Knight of Swords. Ayaw mo maging impulsive. Ayaw mo magpadalos-dalos sa decision mo. Kasi ayaw mo mag-end up sa ganito. Yeah. Ayaw mong
para ma-trap ka or malagay sa bitag. Kaya ayaw mong padalas-dalas. Gusto mo nakaplano lahat. Possible you're good at planning. And yung aksyonan yung mga plano. You're a planner and a doer. Ganyan naman yung mga tao na sasaksid eh. Hindi nagpapadalos-dalos. Nagpaplano muna. Baga may plano. Ano ba yung yun pala yung pinaplano. No? Well, kanina pa yun naman labas eh. Ang makuha mo yung person mo or makuha ka ng person mo. Ang magkatuluyan ka ng person mo in short. Let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo pag naiisip ka niya? Salam. Actually, ano ba to? Upright. Upright pa yan. Palang na naman yun eh. Oo. Palang na naman to. Charot. Upright ka daw. Na-obsessed yung person sa'yo. Obsessed daw yan. Kaya upright daw yan. Obsessed or yeah, na-obsessed yan sa'yo kasi the devil yan eh. Hindi niya mapigilan na mag-isip sa'yo. Yung gano'n. Natutokso siya sa'yo. Yung gano'n. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Yung gano'n. Matindi yung desire niya sa'yo. In short. Matindi yung desire niya sa'yo. And, kasi devil to eh. So, yan. Ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ito, ano, ito, ito. Oh my gosh. The Empress. The Emperor. The Emperor. Alam mo. Oh, nag-iisip mo yung person mo sa'yo ngayon. Actually, para bang hinusgahan ka niya based sa mga ginawa mo or parang ginajudge ka niya. No? Ginajudge ka niya sa kung parang ini-evaluate niya yung mga nagawa mo, mabuti or maganda, or hindi mabuti, yung gano'n. Oh, nag-iisip pa ito sa'yo, pero para ba nag-de-decide to? Pinag-isipan niya yung mga nagawa mo sa kanya. Good or bad. Parang ginajudge niya kung naging mabait ka ba sa kanya, mapagkatiwalaan ka or hindi. ano ba yung maiisip ng person mo sa'yo? Clarify natin. Eight of Wands. Palang na naman yan. Kaya, oh, nag-iisip to the devil na naman, oh, the bottom of the deck. Oh. Nag-iisip to na magme-message sa'yo
or kung kailan magkaroon ng communication sa inyong dalawa, natatempt siyang mag-message sa'yo eh. Para bang hindi niya mapigilan na i-message ka, nakontakin ka, nakausapin ka. Pag naiisip mo yung person mo, ano yung nararamdaman mo? The Sun, Show of Cups, masaya ka. Pag naiisip mo yung person mo, and we have here the High Priestess, nafe-feel mo yung deep soul connection, yung connection nyo. Nafe-feel mo siya energetically, intuitively. Masaya ka habang naiisip mo yung person mo, yun yung nararamdaman mo. Habang nafe-feel mo yung connection nyo through energy, habang ini-imagine mo yung person mo na magkasama kayo, ang saya-saya mo, ang talaga nai-enjoy mo yung pag-iisip sa person mo, sarap sa pakiramdam, parang so joyful and ang aliwalas na parang ma-enjoy mo talaga yung buhay mo. No? Ganon. Pero we have here the Two of Cups. Naramdaman mo din yung inspiration kayong dalawa, yung ganyan. Yung parang mixed ba, no? Na your inspiration and yung inspiration kayong dalawa pero still connected kayo. Or nafe-feel nyo yung isa't isa or nafe-feel mo siya. Nararamdaman mo yung energy niya. Yung na parang na na-vision mo or na-feel mo na parang kasama mo lang siya, yung gano'n. Kahit na naghiwalay na kayong dalawa. Yung gano'n na parang ang saya sa pakaramdam pagkasama mo siya, yung gano'n. Na happy kayo together, yung ganyan. Gustong sabihin sa inyo ng person. Ano yung mga gustong sabihin sa inyo ng person? Nine of Wands. Page of Wands. May trauma daw siya. May takot siya na mag-reach. May takot siya nga. Mag-take ng action. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. Natatakot siya mag-take na. Na mag-take ng action, okay? Natatakot siya mag-take ng action. Puno siya ng fear. Takot. Possible may dahilan. Ano pa? Ano pa yung gusto nyo sabihin sa'yo ng person? Ace of Wands. Gusto niya sana palang mag-take ng action. Pero, yun nga, may takot siya. Tatakot daw siya, no? Yung kanina, lumabas sa Nine of Wands. Puno siya ng fear, parang nagka-trauma. Pero gusto niya talagang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. And then, yung mag-grow, yung sisimulan yung relationship. Ano ang next na mangyayari sa kanila, angels, ng person nila yan. Page of Cups, Eight of Wands.
may magme-message. Dahil sa manghinayang sa, you know, in reverse kasi, dahil sa manghinayang sa natapon na koneksyon. Dahil sa may panghinayang, what's with the Page of Cups here? The Empress. Oh, see? Dahil sa panghinayang sa opportunity na magkatuluyan sana kayong dalawa. Yung ganon. Merong magte-take ng action. Merong magme-message. Merong magme-message dito. Ikaw or siya. Dahil sayang eh. Sayang yung opportunity eh. Na pag hindi nag-take ng action ay malulus yan or mawala yung possible yung person mo. Mawala yung pinapangarap niya na forever with you. Kaya mag-take siya ng action. Or kung ikaw man to, may date ng action or both of you. Pero merong mag may message. Ikaw or siya. Possible yung person mo. Ano pa? Ano pa yung mga next na mangyayari sa kanila, angels? Oh. Six of Cups. Magkakaayos pa yun, guys? Five of Pentacles. Ay, in reverse. Wala nang mala-left out in the cold. Kasi, ayun, no? Magiging sweet na kayo sa isa't isa. Magkakabalikan na kayo, magkakasundo na kayo, maging komportable na kayo sa isa't isa. Yung naramdaman nyo na naging cold yung isa't isa sa inyo ay mabalik na yung sweetness, yung magandang samahan nyo. Magiging mas lalo kayo maging close isa't isa. Mas ma-develop yung tunay na love, yung pure na pagmamahal, hindi dahil sa attraction possible nung una, ay na-develop lang yun sa attraction or sa yung tinatawag na love at first sight. Pero dahil sa mga pinagdaanan nyo at dahil sa mga na-experience nyo na nagpa-realize nyo na mahal nyo pala yung isa't isa or else ay mas lalo lumalim at mas lalo naging totoo yung feelings at naramdaman nyo sa isa't isa dahil sa mga pinagdaanan nyo. Dahil sa mga challenges, obstacles, na humadlang, no? Between the two of you, na mas lalong dinidesire nyo makapiling yung isa't isa. Yun. Mas lalo nyo ma-appreciate yung isa't isa, yung effort ng isa't isa. Mas lalo nyo mapalagahan yung isa't isa. Yung maging perfect couple, maging couple na kayo, yung maging partner na kayo, yung may pagtutulungan na sa inyong dalawa, ganun. Yeah, may pagtutulungan and nandun yung love talaga, yung pure love. Magiging maganda na yung samahan nyo. Like the flowers here. Magiging magaan ang loob nyo sa isa't isa. Ano ba yung nagustuhan ng person mo sa'yo? Two of Cups. Bottom of the deck naman yun eh. Well, dahil match kayong dalawa. Alam niya magiging masaya siya at magiging stable siya at balance yung buhay niya with you. Magiging balance yung inyong relationship na pareho kayong nagmamahala ng totoo. And with the Queen of Wands, Queen of Wands in reverse.
Para bang nagiging ano na daw siya. I mean, ano, ano to eh. Yung nagustuhan niya sa'yo, no? Yung, yung para bang wala kang bilib sa sarili mo. Kulang ka sa courage. Yun yung tingin niya sa'yo na parang kulang ka sa fighting spirit, sa confidence, sa bravery. Pero actually, brave ka na. Kung baka dati, hindi ka ganun ka-brave. Hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo. Pero nagustuhan niya yun sa'yo. Parang, yung nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo or sa kakayanan mo. Ganun ba yan? Yun yung nagustuhan niya. Yun yung nakikita niya sa'yo. So, hindi ka intimidating or hindi siya na-intimidate sa'yo. No? With the Queen of Wands in reverse, hindi siya na-intimidate sa'yo. Yun yung nagustuhan niya sa'yo kasi para bang may balance yung dalawa. Hindi ka nakaka-intimidate. Na ma-feel niya yung safe siya. Ma-feel niya yung he or she is being cared, being loved. Na masaya kang kasama at hindi ka nakakatakot na kasama na person. Yun yung gusto niya sa'yo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng Instagram notification sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.